ba sa inyo? Ngayon kasi ano lang ako eh, office tsaka bahay. So, wala naman. Wala pa akong nakikita. Office, so Pasig ba, considered Pasig ba yung bahay mo ngayon? Weird nga, parang I think kalahati ng Libis is QC, and then after ng end ng Libis, Pasig na siya. So nasaan ka? Nasa QC right side of the right at the nasa Libis, nasa may dulo ng Libis, malapit na sa Pasig. So yung address mo QC o Pasig? QC. Okay. Pero yung office ko is Pasig. But wala ka sa studio, nasa baba ka. Oo nga eh, medyo mahina yung internet lately eh. Okay. May kaya issues sa taas. Lumipat muna ako dito. Napansin ko na choppy yung guests natin. So, hindi ko alam kung ako yun. Baka rin ako. Lumipat muna ako dito. Medyo mas malakas yung signal. Mas sure. Okay. Naka-repeater kasi kami sa taas. So, baka kailangan ko i-reset. Eh, mahirap na mag-reset ngayon. Maka oh, tama. Yun. Nung bago mag-lockdown, hinatid ko si Ermat eh. Pinag-usapan na ba natin to? Nabanggit mo lang na gusto mo i-move yung kay RA. Kasi... Ah, minove ko. O, tama. Minove ko kasi hinatid ko si Mama sa Quezon. Wala pa na... May checkpoint. Pero na, may ay, ano naman, resident naman si Mama eh. So natanong kayo? Oo, pero yun nga, resident. So pinadaan naman kami. Sa Marikina, nakabike naman kami kahapon. Maraming saradong barangay. So huwag ka lang pumasok, di ba? Pwede namang magbike sa sariling barangay. Ano ba yung batas? Hindi ko na alam eh. Iba-iba yan, no? Depende batas? Yata per ano LGU. Yun? Ano yung law? Akala ko yun sa barangay. Medyo malabo nga ngayon eh. Mukhang nangyayari is kanya-kanyang diskarte. Tapos yung nagkaroon, nakita ko yung may parang sinasabi yung general na pinag-iisipan nila baka daw hindi rin masyadong effective yung mga checkpoint kasi lalong tumatagal yung mga motorista. So, mostly motor ang hinaharang eh, no? Medyo weird nga eh kasi iniisip ko, bakit ganun? Ano bang meron sa motor? Ano yung tunog na yun? Sa'yo ba yun? Oo, may namatay na lamok. Papatay. Ah, okay. Wait lang. Parang ano eh. Parang 808 na snare eh. Psh! Sample natin. Oo nga eh. Ang galing ng tunog. 'Di ba naka-headphones ako, so malakas yata yung monitor ko. Yung tunog parang naka-reverb na 808. Eh. Psh. Ang galing eh. 'Yun, nakapatay na siya. Wala nang snare. Mas okay nga eh. Nakakagulat din eh paminsan, lalo na kung ano, marami. Meron din pala ako eh. Insect killer. Yeah. Sabi nila natututo daw yung mga lamok after a while. Iniisip ko, paano mangyayari yun? So, paano nila nakikwento dun sa mga nadededs na... Hindi sila natututo. Huwag pumunta dyan. Unless nakikita nila dun sa loob ng thing na, uy, dami nang namatay, di na ako lilipad dyan. Tao nga, hindi natututo eh. Lamok pa. Actually... Binabawalan na nga tayo ng kung ano-ano, gagawin pa rin ng mga tao eh, 'di ba? Oo nga. Nakita mo ba yung ano, yung latest na nangyari dun sa vaccination site? Hindi. Tumugod yung mga tao. What? Oo, medyo sad kasi. Saan? Sa may ano yata eh, San Lazaro. Mm. Yung nangyari, may parang kumalat na fake news na sinasabi na kung wala kang bakuna, wala kang ayuda. Ah, wala kang ayuda. O yun, kung wala kang bakuna, wala kang ayuda. Na medyo alarming, of course. Oh. Sure, marami tayong kababayan na nag-aantay ng ayuda, di ba? Especially these days na lockdown na naman, yung skeletal yung workforce, mas less na naman yung sweldo, di ba?
Yun, sumugod lahat. As in, dagsaan. Sabi nga, si Pa ko yung nag-post eh. Lollapalooza Philippines. Grabe. Hindi pa Summer Slam. Parang ganun eh. Summer Slam. Na-news rin kasi yung Lollapalooza eh. Ah, okay. Maraming tao talaga. Max ka pa. As in, more than Max. Tapos yung headliner nila pare, si Miley Cyrus. Lakas! Sa Lollapalooza. Oo, kasi yung nag-play doon, mga ano rin, Post Malone, mabibigat din. Pero yung tapos Limp Bizkit, yun, si Limp Bizkit nandun. Tapos pinili nila na headliner, si Miley Cyrus talaga. Nalungkot ako na wala si John Otto. Ah, oo. Favorite ko rin yun eh. Galing ni John Otto. Pero nag-ano sila, nag-cancel sila ng tour. Baka dahil sa COVID. Nagkasakit si Borland after, ano eh. Lollapalooza. Talaga? Parang nakita ko lang kagabi. Narinig ko sa podcast nung sa event, gitarista nung Avenged Sevenfold. Nagka-COVID siya nung start na rin nung pandemic. As in, sinasabi niya na I had a cough for 4 months. Pero hindi pa uso, wala pa yung COVID sa news. Tapos right at the, like, kailan ba yung kasagsagan? March, di ba? So, February daw or something. Sinasabi niya na grabe yung ubo ko, hindi ko alam ano nangyayari sa akin, hindi ako makahinga, ganun. Tapos bigla na lang, nagka-news na COVID. Tapos sabi niya, oh shit, malamang nagka-COVID ako. Tapos ngayon, nagka-COVID na naman siya. Hindi ko alam kung COVID, pero siguro malamang. Grabe. Itigil mo yung tour eh, nakaka-schedule yun. Madaming tao yun, di ba, na sa grabe crew. Grabe talaga. Pati yung UFC, kung nag-event sila, medyo marami na rin eh. Oo eh. Si Miley Cyrus pala, napanood ko. Hindi nga, sinasabi ko yung headliner. Ang galing niya, di ba? Hindi ko napanood. Ah, hindi mo napanood? Napanood ko yung sa Pilipinas. Ah, kamusta? Super fan kasi si Atari eh. Sino yun? Sandali. Hindi pa siya si Miley eh. Si Hannah Montana. Pero kiddy pa siya noon yung... Hindi, ito na yung ano. Ito yung transition. So, medyo... Party in the USA na ata to eh. Yung ngayon, iba as in, meron siyang biglang, ano, magme-medley siya ng Where is my mind? Biglang gaganon siya, tapos malalim, tapos yung boses niya, feeling ko nag-evolve, na medyo ang baba, mababa siya. Hindi na yung parang bata na medyo mataas, mm-mm, tapos medyo powerful na parang babae na mababa. Na Annie Lennox na hindi mo maintindihan. Tapos yung banda niya, rock renditions rin lahat na mabibigat yung... Kasi alam na rin nila, Lollapalooza kailangan mabigat eh, di ba? So ang galing na nagulat ako na magaling na talaga tong batang to. Parang kung ako yung dad niya, na si Billy Ray dati, na syempre nagkaroon siya ng mga scandals, nagkagulo. Parang at the end of the day, I'd say na magaling, proud pa rin ako eh. Diba? Actually, nagustuhan ko yung show niya. Kasi ako nag chaperone eh. Hindi ko alam ilang kids kasama ko eh. Tapos nakita ko si Jameer. Sino kasama niya? Anak niya? Anak niya yata. Or eto kasi yung connection. Ang tattoo artist ni Miley Cyrus, si Chris Garcia. Talaga? Kapatid ni Jameer, 'di ba? Oh, wow, talaga? Oo, so may connection, may one degree connection kay si Chris din nagtattoo sa akin eh. Parang ganun. Oo, Kevin Bacon. Kay Miley Cyrus eh, no? Tapos, ang kwento ni Chris, si Miley would call him, pupunta si Chris sa bahay ni Miley for a weekend or a week. Doon siya, tatatuan niya yung buong pamilya. Ermat, kapatid, barkada. So, sobrang galing, di ba? Sabi niya, padala mo ng ticket yung kapatid ko. So, pinadala niya si Jameer ng ticket. Kaya nakita kami sa ano. So, very odd. Nakatayo kami ng dalawa doon ni Jameer. Pero sa set ni Miley, tama, naguguluhan ako kasi si Hannah siya tsaka si Miley, eh, di ba? Sa set niya rin dito may ano eh, may parang portion siya para sa parents. So, if I remember correctly, meron siyang... Ano nga yun? Nag-landslide pa siya eh. Kumanta siya ng landslide ng Fleetwood Mac. Basta may isa siyang parang isang over set na
covers na parang ako parang woo. ganun nga na nakikita mo yung maturity and yung paying tribute sa past in a way. May narinig akong, hindi ko alam kung sample ba yon na Ninth Wonder na beat or somebody talking about sampling. I think it's a spoken word na sa loob ng beat na sinasabi niya na lahat ng hits naman in a way inuulit-ulit lang rin natin in a way, parang ganun. So andun talaga, at kumbaga history is repeating itself. Tapos yung magagandang kanta ngayon, in a weird ways based rin siya sa mga magagandang kanta dati, na kasi yun yung idea natin eh, na ito yung maganda, so we make things in that vein for that period, parang ganun, di ba? Anong episode ng Black Mirror na doon si Miley? Ah, yung ganda yun. Tinatry siya going Britney Spears. Di ba yun yung kwento ni Britney Spears? Tapos yung kanta is Nine Inch Nails, di ba? Oo. Head Kaya like a hole ba? Head like a hole ba? Parang. Tapos, dahil doon, hindi ko alam kung connected. Siguro kinoconnect ko lang unnecessarily. Si Reznor tsaka si Atticus Ross? How to Destroy Angels? Oo, Head Like a Hole. May poproduce silang pop singer. Sino nga to? Hindi ko maalala ngayon eh. Currently lang? Current pop singer na babae din. Ah, man, di ko maalala. Leave your answers in the comments. Yeah. By the way, madami nanonood pag Sunday. Akala nila live. But this is not live. These episodes are being taped. Para, I don't know. Ba't ba natin tinitape? Para walang aberya. Mas madali rin, hindi naman mas madali. Well, mas madali na mas, I think it would be also more convenient for the viewer. Mm-hmm. Kasi we've edited out yung mga nagkakata, alam mo yan, yung mga laggy parts, lalo na sa internet. Mm-hmm. Meron ka, Daren, meron ka bang shoutouts? Meron. Sige, simulan na natin. Hinahanap ko pa rin yung pinaproduce na pop star ni Atticus Ross and Trent Reznor. Meron. Halsey. Hindi ako familiar masyado. Kilala ko yung name, pero... Ito. Isa pang connection. Sino yung tatay ni Miley? Si Billy Ray. Si Billy Ray ang nagbigay ng stamp of approval kay... Lil Nas X, tama ba yun? Ah, talaga. Diba, nag-number one siya yung country song na trap drums? Old Town Road. Nine Inch Nails din yung sample na yun eh. Ah, talaga? What a connection. Sa Ghosts. Kasi ano yun eh, free to download. Ano siya? Ang tawag dun? Yung pwede license free. Mm-hmm. Yung boom Ghosts album. So you can sample talaga? It. Yeah, you can sample it. Tapos di ba stems parang ganun. Medyo traditional lang ano eh, 'di ba, ang country music audience, tinanggal siya sa number one, tinanggal siya sa charts. Alin? 'Di ba? Yung Lil Nas X. Kasi well, first it's trap drums and it's a black ganun gay ba? Man. Hindi ko alam. Oh, may controversy. Hindi ko alam yan. Tapos nagbigay ng stamp of approval si sabi, parang si Billy Ray Cyrus. Lumabas siya. I think they may even made a version together. Astig. 'Di ba, parang hindi legit to, country to, 'di ba? Medyo madaming rules minsan sa music eh. Totoo. Sige. Go. Ano sa'yo? I-start na natin yung shoutouts natin. By the way, may mga nag-comment na marami at akong parang nung sa huli. Oo nga eh. Okay lang yun. Hindi, sabi ko nga, kailangan natin yan to improve, diba? Mm-hmm. Yun yung mahalaga, that we take it constructively. Anyway,
So shout out lang tayo kay Mark Angelo Bato. Shout Sir Rayms. Yakap at pagmamahal galing Tacloban, Leyte. Splatterpunk clothing. Oh, cool. Sinong taga Leyte kilala mo? Wala masyado. Si Bullet Dumas. Ah. If I'm not mistaken, si maganda ang music scene sa Leyte. May napuntahan kaming parang Coliseum, if I'm not mistaken, may para silang Coliseum, meron silang reggae scene doon. May nagdala sa amin na after the show, may mga pumupunta na friends, dinadala kami kung saan-saan eh. So, anyway, go. Ralph P.A. Abuyo, ang comment niya is, ang galing, sarap pakinggan, the way magkwento si R.A. Oo nga, agree. More power, Rayms. Buti lumabas si R.A., ano? Oo nga. Naglalaho yan ng ilang buwan eh. Kaya nga yung picture niya ano eh, proof of life. Diba? Minsan no, kabanda ko 'yan pero minsan nagdi-disconnect. Nagdi-disconnect ka ba? Ako parang ilang oras lang eh. Mahaba na yung dalawang araw. Disconnect meaning naka airplane mode yung phone. Offline, no, walang phone. Parang ako iwan ko yung phone sa bahay para an hour. Para kang back, tapos walang nag-message, okay na rin, iniwan ko na lang ulit. Para kang as in walang Twitter, walang Instagram, walang Facebook. More of Messenger kung may Messenger. Pero, okay. So pag hindi kita mahanap, pag hindi ka nag-reply, nag-disconnect. Saka may mga nagtatanong kasi paminsan sa office ng mga weird stuff or random stuff, so ang may weird compulsion ako na inisip ko kailangan ko sagutin palagi lahat. Kailangan ko padalan yung next guest natin ng gitara pala, speaking of your office. Sige. Meron pa tayong mga ilang shout out dito. Sige, go ahead. Let's talk about our guest. Sige, so si Nico Lucino, sabi niya, cool episode, excited na rin ako sa next guest. Pa-shoutout naman sa next episode, Sir Daren. So, hello, Nico Lucino. And Ralph T.A. Abuyo. So, next is Gab. Wala siyang last name. Gab lang. Wala silang mga lugar na iniwan. At pag magpa-shoutout... Wala eh. So, guys, next time, lagay nyo rin kung saan kayo galing. Para ma-ano namin kayo. Para may kwento tayo about the repping your hood. Pa-shoutout po, Sir Rayms at Sir Daren. Palagi po ako nanonood since episode 1. Lagi inaabangan episodes every week. Watching from Dasmariñas, Cavite. Yan. Yan. Cavitex. Cavivax. May pitix, diba? May pitix. From Anthony Victorino. Baka makalusot lang, Sir Rayms. Ay, hindi. Questions. We'll reserve this later. Pero I just wanted to shout out Anthony Victorino for giving the question. For asking the question. I think he was in the chat. Astig. Last Sunday. Astig. So guys, next time, sa comments na lang nilalagay, mas okay kaysa sa chat. Tama ba? Rayms? Ang... Pero parang... Sa comments. Kasi sa chat, nawawala. Hindi ko na nga ma-access eh. Yun. So yun yung mga shoutouts natin. Ang lagi kong nakikita sa chat room, every Sunday pag nag-upload yung video, pag nag-premiere, we try to be there in the chat room. Tapos lagi kong nakikita si Miko Marasigan. We're not related, but I think we live in the same village. Paano mo kilala yung guest natin? Siyempre sa Baboy. Yun yung unang-una, as in mind-blown ako nung narinig ko yun. How old were you? 13? Parang ganun. Talaga? 13 or 14. Parang first year, grade 7 or first year high school. What's that, 2000? 2000. 14 ka lang nung 2000. Tapos, mind-blown. Kasi parang pwede palang may nagsispoken word na mabigat na entertaining pa rin. Tapos ang ganda nung sinasabi niya. So medyo naano ako. Namangha talaga ako sa kanila. Na parang kakaiba talaga tong banda na to. Una kong nabasa yung pangalan niya. Ang guest pala natin, of course, si Lourd. Sa isang album ng Dead Ends.
if I'm not mistaken, mamatay sa ingay. Tanungin natin siya mamaya. Pero na-meet ko siya as a writer. I think he was writing and introduce mo na siya. May madami, marami rin pala akong tanong sa kanya. This week, we are joined by a man who popularized the song called Baboy. Aside from being the frontman of one of the most unique and popular bands in OPM history, he is also a purveyor of art, and his countless books and projects have helped us gain a better cultural perspective. For episode 38, please welcome Lord De Veyra. Kanyari. Hello. Hello. James, Daren, ganang umaga. Good morning, Lourd, nice first to of all. Ganda ng studio ni Rayms. Oh. Rayms, hindi pa nakakapunta dyan. Seryoso? Oo nga. Hindi, may kasalanan ako. First of all, yung atraso ko. Na-injan kita sa Riverbanks. Dapat okay magbabike tayo hanggang dito. Daren, may interview dapat ako sa show ni Lourd. Tapos, akala ko kinabukasan pa. Tapos walang signal, wala, yun lang problema dito, walang signal yung telepono eh. Yun. Sa baba eh. Tapos tinitext na pala ako nung staff, tapos 2 hours late ako. So sorry. Ayos. Lord, ikaw ang most requested guest namin dito. Chose. Sa hello. Ano? Hello. Sa show. Mm-mm. So fine, tapos tama, gines namin si Bayaw, tapos si RA. Tapos ikaw, nagkikita lang tayo as of late sa ano lang eh, Instagram eh. Matagal na tayong hindi nagkikita eh. Sa Kodama pa yung huli natin. Oo. Before pandemic ba yon? During pandemic. Anong early buwan yun? Early this year. Siguro mga before March ata, kung di ako nagkakamali. Simulan na natin dun, kasi dun tayo huli nagkita. Bale, nandun kayo sa Kodama, sa studio ni Shinji, to record songs for your band, Kapitan Kulam. Ano ang progress ngayon yan? Mastering na lang. May mga ilang mixing. Ang idea kasi ay maglabas ng plaka. Siguro mga early next year nang labas siguro. Ilang kanta yun? 10. Oh, kumpleto. Pero habang nangyayari yun, ang idea din ay maglabas ng mga maliliit-liit na EP. Kasi tuloy-tuloy lang yung material. Tapos, wala nang gagawin sa lockdown eh. Anong sistema ng Kulam? Paano yun? Lahat ba kayo taga-QC? Alam ko si Jay taga-QC din eh. Dalawang taga-QC, dalawang taga-Tagig. Yun. So magandang kombinasyon yun. Tapos yung isang taga-QC, si Eric, taga-Tagig siya pero may bahay siya sa QC. Nandun yung nanay niya. Na 15 minutes away lang mula sa lugar namin ni Jay. So, gaganon-ganon. Saan ka nagja-jam? Alam mo yung Redverb? Malapit lang din sa amin. Oh, Teacher's Village? Yes, yes. Doon. Ah, bukas pala ang Redverb. Bukas siya. Oo. Rehearsal and recording doon, di ba? Correct. Pero mostly rehearsal lang kami doon. Okay. How do you find the time, Lord, to juggle all your tasks? Kasi ang damong project eh. Pag ginugol lang kita, ang dami na talagang lumalabas, nakaka-overwhelm rin. Kahit ako, kanyari lang yung dami. So, can you give us an insight kung ano yung how your day is like? Kasi nabanggit mo rin na you have the schedule na mag-work ka yata. May work ka rin sa hapon and then you have kapatulam. So, can you take us through yung... Dahil sa lockdown, meron akong luxury na mag-work from home. So, tanggal na yung 30-40% ang poproblemahin mo. Susuot mong Amerikana sa newsroom. No? So, malaking bagay yon. Dito, pwede ka mag-on cam. Parang ngayon, naka-boxers lang ako. Masaya. I'm sure si Rayms din naka-boxers. Ito din, Daren. Oo. Malaking krimen yan kung hindi ka naka-boxers sa podcast mo. Tingin ko obligasyon natin lahat na naka-boxers lang o command, kahit anong commando type. Actually, wala ako sa boxers pero baka nasa somewhere in that range. In the commando type. Nakalabas yung Bin Laden ni Daren. Ikaw, Rayms, meron ka bang ganyan? May preferred ano ka ba pag nagpa-podcast? Or pag Zoom meeting ganyan? May preferred ano? Na parang ano,
lower body wear. Yan. Shorts lang. As in, yung shorts na nabili ko, pwede mong ipang bike, oh. Ipang hindi nakakahiyang ilabas. Kunwari inabutan ka, kailangan bumili ng something. Pwede mo ipang tulog, pwede mo ipang workout. Pwedeng, itong pinaka-importante, pwedeng ipang swimming. Astig. So regular, 300 pesos shorts. Anong material yan? Oo nga. Regular waterproof, lightweight shorts. So, nakita ko si Mike Dison, pareho kami ng suot. I'm sure pag alam natin yung brand pero hindi tayo ini-endorse. So bumili ako parang 10 yata yung binili ko. Wow. Ah, so pwede mo pang bike. Tapos pag natulog ka, pwede ka diretso tulog. Magaan naman siya, 'di ba? So oo nga. Hindi siya masyadong mahaba. Pwede nga, oo. Pero ito 'yon. Yung lugar mo ngayon, yan yung studio mo. Naimbita mo na ako dyan. Si Diego Castillo nandyan last week, nakita ko. Oo. Hindi ito. Ito yung tinutulugan kong bahay talaga. Ito yung home base talaga to. Home base to, oo. Pero nakikita ko ngayon, ako super fan nung ano. Tatalon-talon tayo sa timeline. Usually yung guest namin may timeline, pero dahil ikaw, dahil mong ginagawa, sobra akong fan Lord nung ano. Nung doodlings at nung art mo. Oy, salamat. Kailan nagsimula yan? Nung namatay si Ermats. Last year lang. Oo. Oo. So, maaga sa lockdown yun, di ba? Hindi kami lahat nakapunta eh. Maaga sa lockdown pinasok. Stage 4 cancer. Maaga sa lockdown pinasok. Mga March. Tapos after a month yun, pumanaw na siya. A few weeks after that, medyo ang hirap kasi pag ikaw ay nagbantay, so parang pag nawala na lahat, parang meron kang parang decompression na hinahanap. So yung first week ang hirap, hindi ako makabasa, hindi ako makapagsulat, hindi ka rin makatugtog. So naghanap ako ng magagawa, nakahanap ako ng mga lumang mga notebook. So nag-start pag habang nanonood nung televised coverage ng mga congressional hearings tungkol sa ABS-CBN franchise na obligado kang panoorin kasi dahil sa trabaho mo pero hindi mo matik yun. So, yung ginagawa ko nung college, nakikinig ka ng lecture pero nagkukuting-ting ka sa notebook mo ng kung ano-ano para hindi mo siya matingnan ng diretso pero gumagana lang yung utak mo. So, parang may 50% attention na nilalaan ka doon sa bagay. Pero may ibang ginagawa yung kamay mo. So parang ganun yung ginawa ko. Tapos, para sort of ma-pressure yung sarili ko na may production output ka everyday, kinapalan ko na lang mukha ko, nagbukas ako ng Instagram account para at least obligado ka na may nilalabas ka. Yun. Yun, nag-progress. Parang habit, naging habit siya. Yun. Ilang oras mo literally, Lord, na-inspire ako ah. As in, I picked up something. Hindi ko ipapakita dito. Hindi naman ako yung guest. Pero sabi ko, pumunta ng national. Hanap ako ng art supplies. And did in my whatever. Pero yun sa'yo, nag-progress into, ano yung nasa likod mo? Naging paintings na ba? O nagsimula ballpen lang eh, di ba? Marker, ganyan. Tapos mga pilot. Ganyan. Tapos medyo magsasawa ka din, maghanap ka na. Itong mga may kulay, sinubukan ko lang. Tapos may isang artist, si Nona Garcia. Nagbigay siya ng maraming pintura. So parang ngayon, obligado ako gamitin yung mga pintura. Yung colors, hindi ko masyadong specialty yan. Kasi nahihirapan ako eh. Subok-subok lang yung mga may kulay. Pero saan ga? Rin, gusto mo ganahan, pumunta ka sa art bar. Art bar? Saan yung art bar? Kung pupunta ka ng Mega Mall, yung art bar, nasa first floor, katabi siya malapit sa Swatch. National din ang may-ari niyan. Okay. Oh, pero kasi tayo, di ba, kunyari, yung mga nagbubuting-ting ng bike, bubuting-ting ng gamit, pag pumasok ka sa art bar, men, para siyang bike shop. Oo. Yung, uy, magagamit ko to. Magkakaroon ka ng delusion na. Oh, yung ganon. Oo, parang. May sound box eh. Sige nga. Ayan. Naku, Diyos ko, yari ka sa art bar. Sinasabi ko rin. Art box yung nakalagay ang arte. Wait.
Oh. Patingin ng mga laman. Pero basic pala yung mga pentel pen na weird. Yan, nako Diyos ko, diyan din na. Ganyan din mo nagsimula. Yan. Puro pentel pen pala tsaka tape. La. Bakit tape? Cool, oh. Hindi pala marunong mag-drawing, so collage yung lumabas eh. Pero ito, nakakatawa yan, pa eh. Tama yan, Rayms. Minsan yung pagda-drawing, minsan baka akala kasi natin may notion tayo nung kung ano ang drawing. Isa sa makaka-bug down sa'yo ay yung nagkakaroon ko ng immediate comparison sa idea ng drawing. Oo. I'm sure lahat tayo marunong mag-drawing. May paraan lang tayo ng pagdodrawing natin. Okay. So, siguro tanggalin natin yung idea ng pagdodrawing na nakakahon lang na ganito lang dapat ang itsura ng human anatomy, etc., etc. No? Marami nang nangyari sa kasaysayan ng sining na magpapalaya sa sarili nating estilo. Kasi siguro isa sa mga premise na dapat nating kilalanin ay para kanino ka ba nagda-drawing? Yan. Siguro kung matanggap mo habang maaga na nagda-drawing ka para sa sarili mo, mas may margin of liberty ka. Yun. Tapos hindi mo alam, nagpo-progress na rin ginagawa mo. Parang ganun. Actually, parang making music for yourself, nagpa-practice ka lang, gawa ka ng gawa, tapos nagpo-progress ka na pala. And then slowly, magagawa mo 10,000 hours. Parang ganun. Oo, oo. Sobra kong mind blown yan ng... Ngayon ko lang narinig yan sa art. Pero yan pala yung ano ko sa music. Totoo. As in... Kasi di ba parang sinabi mo na, oh, bakit ka magigitara? At bakit may re-record yan? Hindi ka nga... Parang yung same argument ng... Bakit ka magaganyan? Di ka nga marunong mag-human anatomy. Para masinabi na, hindi ako pwede magtayo ng banda kasi tatlong chords lang alam ko. Parang gano'n yun. No? Apply parang same Pandora's box drawing. Yung binuksan mo ngayon, Lord. Speaking of ano, punk rock, kinikwento ko kay Daren. Kasi na una kitang na-discover sa liner notes ng Dead Ends, kung hindi ako nagkakamali, kasi I'm a super fan, third album Mamatay sa Ingay. Tama ba? Fourth yun. Fourth album. Oo. Fourth album. Tapos, siko, apat na sila. Tapos nag-meet na tayo a few years later, nagsusulat ka, tapos nabasa ko yung you were reviewing records and nire-review mo yung album ng Heads and you were one of the few who got it. Parang, sino ba to? Bakit? But gets niya kasi, na-get mo yung humor, na-get mo yung lahat. So kwento mo, paano, ano yung connection ng Dead Ends? Kasi mas bata ka sa kanila eh. Mas bata tayo sa Dead Ends eh. Sudyante diba, ako actually nung vokalista. Ni Al? Ni Al, oh. Sudyante niya ako nung college. By that time, matagal na silang hindi tumutugtog. No? Nag-focus siya sa corporate communications. At nung time na yon, nagko-corporate comm siya. On the weekend, nagtuturo siya sa UST. Mm. Ano tinuturo? Public relations, believe it or not. Oo. Nung time na yon, siya ay isang public relations officer sa Metro Bank. Oo. So, nung naging kaibigan ko at sinabi ko na first day pa lang na papirma ako ng mga kaset. Sabi ko, fan ako yan. Tapos, nagkwentuhan kami, pinarinig din yung mga unreleased demo no, ng Dead Ends. Isipin mo, demo pa lang, putsa. Si Harley Alarcon, lumalabas talaga yung... Si Harley ba original member? Hindi. Parang siya yung hindi second rin, drummer. Diba? Siya yung second drummer. Second. Sino unang drummer? Ang pangalan ay si Rowan. I forgot the last name. No? Si Rowan. Rowan. Siya yung sa first tsaka second. Kakaiba rin kasi... Creative yung mga palo niya. Si Harley talagang ano, no? Powerhouse makina talaga. Si Harley later on joined POT. Yes. And before POT, Rizal Underground, tama ba? Parang Rizal. Oh, yun. Tapos, Rayms, nung one time nag-decide si Al na magtayo ng banda. So, nagja-jam-jam kami. Hindi pa to Dead Ends, ha? Throw.
throw, oo. Pero hindi pa yun yung throw na alam natin na post bagong dead ends. Okay. So, nag-jam-jam, naghahanap ng bagong tunog. As eventually, nag-decide na rin siya na ibalik yung dead ends. Nandun ka sa jam? Nandun sa jam. Tapos, nag-decide na rin na, okay, isalid na lang ako sa dead ends. Tapos, na hindi ko makalimutan, nag-first time kami nag-jam ni Harley. Kasama si Harley. Okay, jam muna, ano, Master of Puppets. Puts. Ano, matayo ba lang yung buko eh. Iba siya pumalo, man. Tayo. Maki na. Parang... Ibang, ang mahiwaga din si Harley kasi yung, if I remember, pagkatambay mo siya, para siyang galing sa show band universe. Oo. Diba? With the mullet and the surfer attire. Oh. Tapos yung mga type niya music is very glam rock. Oo. Pero lahat kaya niyang tugtugin. Hmm. May kwento si Aljan. So nung third, para, before the third album ng Dead Ends, yung Damned Nation, nawala na yung drummer nila. Nagpa-audition sila. Okay. So here comes this maano raw eh, maangas na kid. Tapos, ano ba yung pakinggan mo? New Wave. Oh, yari tayo dito. Tapos, okay, sige, jam tayo. Okay, kahit 3 songs lang. Sabi doon ni Harley, 3 songs, buong album na. Sabi, yabang nito ah. Tapos, eto na nga, tinugtog daw buong album, walang sabit. Wow. Ano o, album? Yung second coming ata, yung second album. Wow. Tapos, oh, young new waver from Antipolo. Brabe. Tapos wala pa raw sariling drum set. Mm. Isipin mo yun, ganun kaangas eh, no? Walang kasi dinadala yun sa gig eh. Sticks lang eh. Pati yata flawless. Cymbals di nagdadala. Flawless daw. Hindi. Yun. So yun. The so legendary Lord, Harley Alarcon. So Lord, paano nabanggit mo nung college sumali ka nung banda? How was it like growing up naman? And when did you learn how to play guitar? Or was that your first instrument? Lahat kami, dahil ang nanay ko ay pianista, professional pianist, obligado kami lahat na mag-aral ng Saturday at Sunday piano. Wow. So, yun yung... Kung gusto ninyo na kamuhian ng mga anak ninyo ang piano, pag-aralin ninyo ng piano yung mga anak ninyo. Sa weekend. No? Oo. Kung gusto ninyo i-deprive sila ng kanilang playtime at Saturday cartoons, i-timing ninyo ng Sabado ng umaga yung mga piano lessons. Pagdating ng high school, nag-request ako sa nanay ko kung pwede ako mag-aral lang gitara. So, in-enroll ako sa Yamaha. Sa Yamaha School of Music. So, kala mo, matuto ko mga lead guitar, ganun. Hindi. Putsa. Matututo ko lang magbasa ng nota, tututo ko ng konting back. Okay. Eh, nagustuhan ko. Yan. So, si Ermats, dinala kami ng kapatid ko para mag-enroll ng extension course sa UP. Si Francis yan. Oo, si Francis. Sa UP College of Music. Wow. Yun. So, akala mo rin, matututo ka mag-electric guitar doon? Hindi. Oo, mas pahihirapan ka lang sa pagbasa ng nota. Pahihirapan ka lang sa classical nylon string guitar. Mm. E nagustuhan ko din. Oo. Sig. In short, hindi kasi ano eh, parang yung isang iniisip mo na meron ako alam na hindi nyo alam. Parang ganun. Pero hindi ka pa rin marunong mag-solo ng Master of Puppets. So, kaya mo naman mag-shakon, kaya mo mag-minuet in G major, mga ganyan. So, may ano ka lang, may breakdown ka lang ng mga nangyayari. So, and tito mo rin si Mike Hanopol, di ba? Oo, hindi rin marunong magbasa ng nota yon. Ano yung story with him growing up? Ay, wala. Nung lumalaki kayo, kami, masyado? Nasa States siya eh. Bumalik na lang siya noong mga 93 or 94. Mga 94, ganyan. Nung bumalik siya, nag-roadie ako sa kanya. Mm. Pero mas kinilig ako nung nag-roadie ako, may mga out-of-town trip sila. Ako yung nag-aayos ng drum set ni Bosho. Oh my God! Oo. So, nandun ka sa Amoranto nung kumanta si Tito Mike?
Andun ako. Oo. Nung naka-wireless siya? Oo, oo. May, siya yung unang wireless guitar na tapos wireless mic eh. Hindi ko maalala yung wireless mic ha, pero naalala sobrang ganda nandun kasi ako. Oo. So, naka-wireless mic siya, tapos wala siyang marinig sa monitor. Mm-mm. 93-94, tama ka. Oo. So, pumunta siya likod, sa, kumakanta siya, Buhay Marino yata yun eh. Amerika. As, Buhay Amerika, Buhay Amerika. Kayod, kayod, di ba? Punta siya backstage. Putang ina, wala akong marinig sa monitor. Oo, hindi. Siyempre, naka, na, may mic siya dito. Putang ina, buhay, yung wala akong marinig sa monitor. Siyempre, na lahat ng tao sa harap, naririnig yung sa speakers. Putang ina, bigyan niyo siya ng monitor. So, nauna siya kay Miley Cyrus at kay Madonna, di ba? Same yun eh. Monitor yung hinihingi. Nakakalimutan nilang may mic sila sa ano, anyway. Yeah, hindi ma- yan ang mga hindi sanay sa Pinoy setup. Dapat masanay ka na wala kang monitor. Wala kang monitor for life. Kaya di ba, pag sa 90s ka tumutugtog, naninibago kasi naririnig mo yung buong banda. Nasasak ako. Pinapahinaan ko. Sa 90s mo lang ako maririnig. Pwede bang hinaan yung vocals ko sa hindi ako sanay marinig? Oh, totoo yan. Totoo yan. Nakadisorient. Yung drummer namin, pag si Jay, no? Pag nagdang 19-ish kami, naninibago siya na naririnig niya lahat. So sabi niya, pwede ba yung bass lang ilabas mo sa monitor ko? Same! Pag nag-drums ako sa 19-ish, pakitanggal lahat, bass lang. Pag sa drums, sa, kasi hindi ka sanay na full mix. Totoo, totoo, oo. Totoo. Hindi pala ako nag-iisa. Dalawa kami ni Jay. Oo. Kasi pag sanayin ka sa Exile, di ba? Yung mga 7,000 pesos na artilang ng band system, sanay ka lang na props lang yung monitor mo sa stage. Wait, so, kailan ka natuto mag-lead? Kasi nung narinig ko sa Mamatay sa Ingay, ikaw na yung lead guitar. Hmm. Kailan natuto mag-lead? Medyo high school din. Anong mga tinugtog mo? Ah, blues muna. Blues. Natuto ako mag-solo. Sinasabayan ko yung soundtrack ng The Simpsons. Kasi may mga, may ilang ano doon na parang blues-based yung track. 1-4-5 progression. So, 1-4-5. Siyempre, bumibili ka ng mga guitar player, ganyan. Ito pala yun. Ano yun? On cassette? Or TV? Cassette. Cassette. Oo. Mga early early 90s, early 90s 'yon. Ano yung devil note ng Simpsons? Oh, may tritone nga doon, ano? The tritone, the second note of the theme is the tritone, the devil's note. Oh. Black Sabbath. Black Sabbath, oh, first track, oh, opening track. 'Yun, oh. Tapos wala pang internet doon eh. Pag na, yun. Na, ano yun? Electric guitar o yung sa nylon acoustic classical guitar mo ginagawa? Medyo ano na, parang shifting. So, binili ako sa Lumanog ng mumurahing electric guitar. Tapos yung mga nagigets mo na, pagtasong kaskas, ah okay, ito pala yun. Mm-hmm. So, ito pala yun. How long before nung nagigitara ka na and then nung college dead ends, kailan naman nag-form yung Sago and paano siya na-form? Sago ay mga 96, 97. Meron na kasi ano, naglabas ako ng libro ng tula nung 97. Tapos, as a way to promote the book, imbes na yung ordinaryong poetry reading lang, nagdala ako ng bahista na kapatid ko tapos na nasa College of Music na siya noon, meron siyang kaklase ng trumpet. Sabi ko, dali mo rito yan. So, may accompaniment ako. Tapos may drums. Eh, from then on, yung sino trio... Yun? Sino sa trumpet? Si Pards ba? Hindi. Wala pa si Wawi noon. Si Wawi. Ang pangalan niya ay, tawag nila si Turiki. O, taga... Ay, hindi siya naging Sago. Hindi siya umabot na sa recording. Pero si unang-una namin, ano siya, UP Marching Band. Tapos nung nag-rehearse kami, first time niya nakakain sa McDonald's. Sabi niya, ay, napakaganda pala din eh.
Ganun yung accent niya kasi taga Talim Island siya sa ano, Binangonan, Rayms. Mm. Puro taga Rizal yung horns niyo, no? Puro taga Rizal. Wala silang exposure sa jazz at all. So kasi no, ang angas ko pa eh. Sabihin mo sa mga ano, yung mga senior doon, diyan tayo. Tapos umiyak kapatid ko. Naniningil 2-5 daw eh. Yari tayo diyan, sabi ko. Tapos mga kakalase niya ng freshman, iyo to mga Binangonan Kainta boys. Interesado naman. Umuwi, nag-jam-jam kami dito, tapos pinahiram ko ng mga Coltrane, Miles Davis, ganyan. About after 1 week, sumosolo na yung mga mukong. Oo. Kaya nakuha nila eh. Nagaling na ito mga tapot siya. Kasi before that, ano mga pinapakinggan mo? Ay, ano, Scorpions, yan, Nazareth, mga ganyan. Yung idea nila na ng rock ay yung mga pang-Saudi, ganun. Kasi yun yung mga tiyuhin nila. Ganun. Oh, tapos pinakabata sa amin, ang ginawa niya sa unang-unang sweldo niya mula sa recording ng Sago, bumili siya ng CD ng Limp Bizkit, believe it or not. Ganun. Pero more or less nag-get sila. Tapos, sagot sa tanong mo, Daren. Originally, ako talaga yung gitarista ng Sago. Mm. So parang nagbo-boses, tapos may gitara. Pucha, inuwi ng kapatid ko yung isang kakalasya na nagdangalang EJ Delgado. Pucha, cute na bata, mukhang Santo Niño, tapos saka dreadlocks, ngingiti-ngiti lang. Pucha, nung humawak ng gitara, nagja-jazz ko, para putong isang kagaling, ikaw na mag-gitara. Saan galing band ba si EJ? May metal band ba si EJ? The Weed ba si EJ? Weed, oh. Pero The ayaw Weed, niyang, tama. Oh, ayaw niyang ipagkalat yun. Sorry, EJ. But, ayan. In fairness, si EJ yata ang pinakamagaling kong nakitang nag-jazz comp. Totoo yan. Yung comping niya sa... Walang katapat yun. Kahit senior, sorry. Sorry sa mga senior. Pero pag pinapanood ko siya nung ano, yung... Hindi ko alam paano niya nakuha yung ganong klaseng comping. Kailangan taga New Orleans kaya ta, di ba? Parang, wala akong nakitang tayo local na ganon. Oo. Alam niyo ba, si EJ... Malulugi ang guitar shop dyan. Una, ang strings niya, first time kong hinawakan, kaya pala hindi siya nagbe-bend, Rayms. Hindi siya nagbe-bend. Puro ano lang, mga jazz licks, ganyan. Puro inversions and ano eh. Hindi siya nagbe-bend kasi yung strings niya, sobrang libagi na, sobrang kinakalawang. Hindi ka nga pwede mag-bend, mabibiak. Tapos siya, pati ka nagpapalit ang strings, man. Ayaw niya kasi makapal daw yung tunog. So makapal na gauge at hindi nililinisan. Talagang puro libag talaga. Pangalawa, ang pedal niya, dalawa lang. Isang wawa pedal at isang distortion. Hit na hit pa niya pag kailangan niyang mag-distortion. Ganun siya. Saan siya natuto mag-jazz? Kasi hindi naman tinuturo yung ganong comping dito eh. Ang tatay niya ay si Ernie Delgado from the Electromaniacs. Okay, oo. Okay. Nung nakilala siya nung yotits ko, si Mike Hanapol, tatay mo si Ernie, pare, idol namin na tatay mo dati. Ganun. Yung mga ano, mga venture style na mga ano, mga slightly mga kasabay nila RJ or nauna ng konti kila RJ sa so mga senior. So yun, mukhang dun siya nag-get. So, tsaka galing niya sa theory. Naintindihan niya yung mga, basta mga ganun mga chords. Oh, pero si ayaw. Jay, si Jay, saan yung nakuha? Sa UP din. Oh. Tapos, nagpakalat yung chismis. Na kung si EJ daw galing with, nagpakalat ng chismis sa UP na si Jay daw galing sa Akol. Si Jay naman, wala siyang pretensyal sa theory, mga ganyan. Kung iba, sabi na, favorite drummer namin, Dave Weckel. Ang favorite drummer ni Jay ay si Matt Cameron ng Soundgarden, period. Oo. Mga ganon. Si Jay, ang drummer na hit mag-solo. Oo. Ayaw na ayaw niya mag-solo talaga. Pag binigyan mo siya ng solo spot, kung ano katakot ang gagawin. Madaming questions na nagpadala. Kailan daw ang next Sago release?
Nag-usap kami ng kapatid ko, immediately siguro after lockdown, magja-jam kami. Tapos magre-record kami ng album na parang halos puro improvised lang. Parang may mga, well, hindi talaga kanta format. Parang yung ginawa ni Miles Davis sa Bitches Brew at yung ibang mga ano na, isang mahabang-mahabang jam lang. Tapos kung ano yung magagamit, i-edit na lang naman ganun. Hindi namin alam kung paano mangyayari yun. Speaking of albums, can you take us through yung recording ng pinakauna na album nyo and nung pumutok yung baboy, ano yung feeling mo na did you yun ba yung gusto mo mangyari and did you achieve yung art, yung mission ng art? Ang mali namin ay ni-record namin yung banda na pang standard band setup ng isa-isa. Based multitrack. Oo, mali pala yun. Overdub. Oo, isa-isa. Mali. Ang tagal. Oo, sobrang medyo nabawasan yung quote-unquote yung TF namin nun na binigay sa amin lump sum. Kasi yung trombone na naka-isolate lang, parang ano, i-reverse mo lang, Rayms, yung ano, yung mentalidad natin pag nag, na 19-East tayo. Mm-mm. Na sobrang uncomfortable siya na mag-isa lang pala siya. Tapos lahat kayo nanonood sa kanya pag nagtatake na sumasabit, muulpot, ganun. Eh, ang ganda ng studio. Rinig na rinig mo, bagong-bago. Alam ni Mike D yun. Si Mike D ba nag-produce? Isa sa mga assistant producers ay si Mike D Zon. Kasi sa Viva siya noon eh. Oh. So, nung sumunod na album na hindi na narinyo ng Viva dahil tanong yung isang big boss na wala ba kayo diyang malasal bakuta? Ganyan. In fairness, sal bakuta, mahirap yun. Yung ganong kakachi. Hindi na nag-renew. So, okay. Mukhang tayo-tayo na lang to. Wala kami yung budget. Sa rehearsal studio namin na-record yung ilang tracks. Okay to, subukan natin. Talagang ang geologs lang ng setup. Alos dalawang mic lang, no? Kay Mark Lakay ba yan? Kay Mark, oo. Sa Makati. Pipeline. Oo. Di-record. Sino produce? Buwa, kami-kami lang ngayon eh. Oo, so parang, si Mark lang ang engineer? Oo, subok lang. Kasi parang, napanood namin yung Buenavista Social Club na sino mo to? Dalawang mic lang na nakasabit. Sige, ni-record namin buong banda ng ganun. Yun yung Astro Rayms. Oh. Oo. Na okay tunog, para tunog luma. Yun. So, sabi namin, pwede naman pala to eh. Mas maganda pa yung dynamic na sabay-sabay, halos lang. Mm-mm. Kasi parang, bakit mo kailangan i-isolate ng ganito to? Sige. Kung isolation lang talaga, di hiwalay yung buong horn section at isabay-sabay sila. Kasi iba yung dynamic pag sabay-sabay sila, mas less yung nagkakamali kasi isa-isahin mo. Yun. Mas may blending pa yung tunog. Mas organic siya. To this day, Lord, live mag-record ng Sandwich. As in, magkakaharap. Hindi naka-isolate yung amps, tapos naka-recta yung bass. So ang minamic lang talaga ng ano, yung drums. Tapos pwede nilang i-cure na lang after. Ang ilang album nyo ginawa na yan? Hindi ko maalala. Siguro 10 years ago. Ooh. Siguro. Kasi nga, tama ka. Yun yung nawawala yung, may nawawalang magic sa mag-isa ka lang, masyado mong iniisip, may nawawala eh. Oo. May nawawala sa pakiramdam na hindi makakwantify ng mixing board. Diba parang? Nung una kayong nag-jam as ago, ano yung naram? 98 to eh. Naalala ko to eh. Sabay tayong nagigig sa Ora Cafe. Ah. Walang tao. Yung audience namin kayo, yung audience nyo kami. And yung girlfriends. Ganun kakonti yung tao. Pero anong naramdaman mo nung unang, kasi hindi normal yung ganung band, 'di ba? Pero may naramdaman ka eh, na parang saya nito. Tapos papaluwasin mo yung members kasama yung dilemma na yun kasi yung horn section taga Rizal, 'di ba? Sa loob ng 14 years,
natutuhan ko na kung meron kang banda na alam mong dalawa, tatlong tao lang manunood sa inyo dahil sa tugtugan ninyo, eh mag-ready ka na gumawa ng konting sakripisyo. So later, maaga kong nagets na mag-ready ka magpaluwal ng pantaksi ng taga malayo-layong miyembro, ng kasi kailangan niya umuwi ng alas 3, no? Ng ganyan. Eh may day job ka naman. Isa, never quit your day job sa mga ano 'yan. Yun, magpapaluwal ka kasi kung ang kunyari sa Merix, magsa-Sandy grabe Sandy ka, bibigyan ka ng 1.5 na TF, hati-hati kayo walo ron, mukhang magsasakripisyo ka. Oo. Pero kunyari yung mga tugtugan na sinabi mo, no, Rayms, yung Aura Cafe, actually, may ano yun, ang liberating no na, okay, so tayo-tayo lang naman dito. Sige, jam. So, mag 15-minute improv kami every week. Twice mong ginagawa yun, maghuhusay ka dun eh. No? At ang exciting kasi dun, may isang pyesa, hindi mo siya tinutugtog the same way. No? Every performance, ay iba-iba yung ginagawa mo kasi yun nga, may ganun kang liberty. In fact, mas constricting kapag yung tugtugan na malaki kasi may expectation yung audience. No? At nasanay na rin kami na kapag nasa UP Fair ka, nasa gitna ka kakunyari ng sandwich at slap shack, mag-ready ka na after ng sandwich, yung mga tao ay aalis at bibili ng barbecue at pupunta ng CR para abangan yung susunod na banda. Yun. So maaga pa lang natanggap namin yun. Ganon. Kasi, wala, parang alam mo na hindi naman lahat ay gets or saka yung ganong tugtog. Actually, iba yung tanong ko. Yung tanong ko, yung feeling mo sa band, ano yung feeling na parang walang ganito music. Ang sarap nito. Yun yung ibig ko sabihin, hindi yun sa sorry. Ah, yeah, baka sorry, mali yung. Nung tumutugtog first time, kasi naramdaman ko yun. In any of all my bands, parang kay Pedicab, kay kung anumang banda, parang Astig, meron kaming bago, parang wala tong katunog at this point in time. Parang it's a mixture of jazz, spoken word, and hardcore, and lahat. Ano yung feeling na yun? Meron ka bang parang sinabi ba, sis, kasi ito, hindi ko alam, hindi kita natanong nito ever since na fully formed na yung banda nung nakita ko eh. Meron ba kayo usapan ni sis na parang, okay, from the poetry reading launch, to being a fully formed band, ano yung nakita mo o narinig mo? So, rephrase. Yung tanong mo parang, conscious ba ako na may ginagawa kaming bago na music? Yes. Medyo naman. Oo, medyo naman. Yung idea nga nun ay, paano mo pa siya mas i-evolve? Kasi, kayo mismo, magsasawa rin ka sa ginagawa ninyo eh. Kahit sabihin mo na sobrang bago sa pandinig. Pero kwento ko lang, Rayms, ha. Hindi ko makalimutan to eh. Meron akong inatina na press ko ninyo sa heads. Tapos, nag-uusap kayong apat doon, parang may nagtanong, oy, kailan yung sunod yun? Mamaya gabi, sabi ko. Sa ganyan, Aura Cafe. Tapos, oh, sige, punta kami, okay. Tapos nagulat ako, nung nagpakita talaga kayo. Sa ano yan, yung press con sa BGC? Wala pang BGC noon, men. Hindi, may parang ano nun, High Street. Kung hindi ako nag... High Street ba yun? High Street yun. Sa ano ata yun eh, Annabelle's eh. Saan nga Annabelle's? QC? Sa QC yun. Oh, so sa QC, nag-uusap tayo ng bagong music, yung drum and bass. Bagong music at the time. Oo. Tapos nagulat kami nung walang tao noon eh, pero kayo lang yung audience. Parang lahat kami, yung mga kabanda ko, di ba yung Razor Heads yan? Sobrang bago ng music eh, ang galing eh. Pero nanginig kami noon.
dumating kayo. Wait, Daren, meron pala kaming project ni Lord. Hindi ito napag-usapan ever. Hindi ano? Tinawagan ko minsan si Lord, sabi ko, meron akong pinoproduce na band, all girls. Meron akong music na new wave, electro, all electronic. Tapos, sabi ko, Lord, sulatan mo. So, sinulatan niya, naging Duster. Ah, wow. Meron pa yan, Rayms. Wow. May isa pa before that. Ano pa? At ito, pinaparinig ko to sa mga kids at mind blown sila. Yung Aegis Earp. Ay, oo. Pero hindi tayo nagbuo nun. Sino tumawag sa atin? Si Direk ba? Direk Oreos? Oreos, si Paul. Paul Morales. So, dalawang director, si Paul Morales at si Oreo Solito na nag-direct ng Manhid. Sila ang sumulat at nag-direct ng Manhid. Si Oreos wrote it. Paul directed it. Siya ang tumawag sa akin. Sila din ba tumontak sa'yo? Yata, oo. Tapos, ang galing eh kasi pag pinaparinig ko sa mga kids yung Aegis Earp, oh, sino to? Pinapahulaan ko sa kanila eh. Wala nyo sino yan. Kasi hindi sila makapaniwala na ginawa yan nung gantong-gantong year. Kasi, anong diba, year yun? 2010? Earlier pa. Oh, feeling ko mga 05, 06. Ganun. Okay. Aegis Earp comes from the soundtrack of? Pisay the movie. The movie, oo. Tapos Daren, ano to? Para siyang Billy Idol na 80s na may pagka electro new wave punk. I think parang narinig ko na siya. So, na-play ba yan sa NU dati? Never. Sa Jam. Narinig ko to sa Jam. Narinig mo sa Jam. Alam ko yung word eh. Parang catchy. Parang electronic na may sinasabi siya na Aegis Earp. Yun ba yun? Oo. Pero kasi pag inisip mo Rayms, pinag-inisip sa kids, parang ang dami lang sino yan? Tapos magbabanggit sila ng banda na bago. Yung mga medyo, well, meaning parang ganun yung tunog na yun na nausin. Tapos sinasabi ko na, si Raymund ang gumawa niyan, hulaan nyo, sino yung nagboses dyan? Ako! Tapos ulul. Kasi balibaligtad yung mga words. O, tapos parang nakafilter yung boses. Ang ano kasi, ang direction sa akin nung director, sabi nila, ito yung eksena, prom night ng mid-80s. So, syempre, sabi ko, prom night mid-80s, so it's everything from Depeche Mode, Tears for Fears, Billy Idol, di ba? Tapos yung lyrics, hindi tayo sumulat eh. Sila sumulat eh. Di ba? Yung lyrics daw, Aegis Earp is baliktad ng sige, pre. Oo. Kasi uso yung, siguro galing pa sa Jep Rocks, hindi ko alam, pero yung mga taga UPIS ba yan o Pisay? Pisay, Philippine Science. Yung mga taga Pisay, baliktad sila magsalita eh. Uh-huh. Naalala mo si Sancho, baliktad magsalita. Talaga? Kaya meron kaming Bogchi Hokbu. Kasi housemates okay. Sila ni Ellie. Okay. Tapos sige. Si Sancho could sing backwards yung same tono nung forwards. Hindi madali yun eh. Di ba madali lang? Yung Jep Rocks kasi babaliktarin mo lang ng That Kilab lang eh. Oo. So, kung ano yung tono, kunwari kakantahin mo yung Mary Had, kaya niyang baliktarin ng same tono. Or in inflection or intonation, kahit yung sentence, parang, ay isang kabagaling, nananananan, pero baliktad. Oo. So yung mga taga Pisay. Mental exercise. Na yun. Oo. Tapos meron mga siyang exhibit na ano eh, ano yung baliktad na words? ABBA. Anong tawag dyan? Palindrome. So mahilig sila sa palindromes and mga ganun. So yun yung pinanggalingan ng Aegis Earp. Yung buong verse nun, puro baliktad na high school words yata nila. Mm-hmm. Hanapin niyo sa YouTube yun. Oh. Aegis, may video siguro yan. Meron. Nakaka-search ko lang, meron. Oo. Galing nun, Rayms. Oo, dapat gawin mong isang buong ano yun, album. Hindi, dapat may... Eto na, Lord. Dito nagsisimula yan eh. Kailangan may gawin tayo ngayong Correct. Pandemic. Magtatawagan Correct. Tayo in the next few days. Tama-tama, nakalabas yung ano ko ngayon. May ginagawa akong electro. Nakalabas yung mga analog synths. Sige. Yan. Okay. Ganda yan. Okay, Daren. Hey Lord, nabanggit mo rin pala kanina na don't quit your day job. Since ngayon, you're known as sa TV5, syempre,
ano yung, how do you do the balancing act na yung, how do you bring yung punk rock ka pa rin, tapos sobrang mind-opening, tapos, but still you're on mainstream TV, especially TV5, di ba? Sinuwerte ako na yung binibigay sa akin mga proyekto ay hindi ako binigyan ng mga proyekto na kailangan ko mag-iibang tao. Yun. So, ako yung nagsusulat ng mga script ko. Kanyari, kahit sabihin mo, gumawa ako ng dokumentaryo tungkol sa K-pop, meron akong liberty na gawin siya mula pa rin sa punto de vista ko. No? So, balancing act lang yan. Parang, paano mo tatalakayan yung K-pop mula sa perspektiba ng isang matanda na ika nga ni Raymund, naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko ang K-pop pero hindi ako ang market nito. Parang ganun. Sabi, ayon sa interview ni Raymund Marasigan, which embodies, I think, every mid-40 or late-40-year-old male na pinipilit intindihin yung mga anak nila kung bakit baliw na baliw. Yun. Meron akong segment na ang pangalan Bilog ang Balita sa Signal TV. It's every night. Ang kailangan ko lang gawin ay hanapan ng connection ang isang current event, yung nangyayari ngayon, sa isang nangyayari dati. Ganun. At magugulat ka na may kapareho halos lahat. No? Itong kunyari, nag-aaway yung mayor ng Maynila at nag-aaway presidente ng Pilipinas ay hindi na bago. Nangyari na yun noong 1950s. President Quirino and Mayor Arsenio Lacson. Ganyan. Oh. So, ganyan klase lang. Saan galing yung research? May researcher ka o ikaw din? Ako din. Ako din. Saan nagsimula yan, Lord? Yung pagsusulat? Kasi pinag-usapan na natin yung music. Saan galing yung hilig mo sa pagsulat at anong course mo nung college? Anong tinapos mo? Paano ka nakarating sa news, sa balita? Journal major ako, Rayms. Pero yung journalism ko ay yung journalism ng dyaryo. Trained ako doon at 6 na taon ako sa dyaryo, no? Anong dyaryo? Wala na sa ngayon eh, Daren. Ang pangalan ng dyaryo ay Today. Okay. Pag-aari siya ng ngayon Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. Okay. So, ano yun? Parang after Daily Globe, Today. So parang it's basically Daily Globe na naging ibang dyaryo siya. So 6 years din ako doon. Stressful ang buhay sa dyaryo. Actually, mas stressful siya kaysa sa TV. Para sa akin, ha. Kasi iba yung print eh. Iba yung wala pang internet noon. Well, meron na. Pero ako yata yung cut-off point nung nakikita ko yung rise ng bagong teknolohiya. Metaphor noon ay newsroom na may kalahati, naka-typewriter, kalahati, naka-Macintosh. Ganon. First time namin mag-search, Diyos ko, Alta Vista. Wala nyo, unang-unang sinearch namin. Drugs. Porn. Sorry. Porn. Pamela Anderson. Porn, ang galing ni Daren. Sorry, hindi pa nga porn eh. Ano lang, yung naka-bikini lang siya. Baywatch hindi pa lang. Hindi namin alam, pwede palang porn doon. Hindi ba? Oo. Medyo mga 2 months after na lang yon. Pero I think that's one of the major proponents ng internet is porn. Totoo. Kaya lumaki siya talaga eh. Actually, ang mga groundbreaking browser technologies, unang sinisimula sa ano. Pati nga, sabi nila yung mga YouTube na parang viewing, parang nakukuha nila sa porn kasi mas advanced yung tastes ng tao, yung filtering, kung paano nila ina-algorithm. Yun yung kwento sa akin. That's what I heard. Paano ka napunta sa TV? May isang producer, si Patrick Paes, from ABS-CBN, matagal siyang producer doon. Nagka-idea siya na bigyan ako ng isang segment nung lumipat siya sa TV5. May bago silang newscast doon. Isipin mo, alas 10 ng gabi to. Ang pangalan, The Evening News. So, sabi niya,
hindi ko alam eh. Sabi niya na kung interesado ka, meron kang 3 to 4 minute na parang op-ed, no? So para kang may column sa dyaryo pero isipin mo gagawin mo siya sa TV. Parang ganoon. So audiovisual op-ed. Yun. Sabi ko, sige. Binigyan namin ng pangalan, yung Word of the Lord na tinatawag. Yun. So doon nagsimula siya. Favorite ko yung, ano, yung kanin tsaka yung diet. Yung parang dissonance na parang... Diyos ko, tagal-tagal na nun, Daren. Lumang-luma. Paano mo naman nakilala sina Direk RA, sina Ramon, sina Bayaw? Ano yung relationship mo sa kanila? Okay. Mas nauna ko nakilala si Bayaw. Si Bayaw kasi makikilala mo siya eh. Diba? He's everywhere. Nasa mga art gallery, nasa opening, nasa gig, ganyan. Imposible hindi mo siya ma-meet. Si RA naman, believe it or not, una kong na-meet dahil nag-judge ako sa gawad CECP para sa alternatibong cinema. Hindi siya yung nag-first place. Pero tumatak sa akin yung isang entry niya na It's Raining Outside Aren't They. Yun. So doon ko siya unang na-meet. Ganun na talaga siya, yung napaka-morose nung demeanor. Yung parang, yung tahimik lang, tapos hihirit lang ng something, tapos matatawa ka, ganun. Tapos finally, nagka-work kami, dahil, dahil sa video na Astro. At si Jun Sabayton, si Bayaw yung naging ano namin, tulay. Si Ramon na sa video rin, di ba? Doon ko una na-meet si Ramon. Okay. So tapos... Si Ramon ang classmate ni RA, di ba? Hindi lang classmate. Childhood friend. Pareho sila nga. Ng palye. Sa UP. Sa malapit sa Cruz na Ligas. Malapit doon. Malapit doon, di ba? Parang a few streets away. Sa Amorsolo Street. Yan. Yung second thing ni RA. Ano yung pinakahuli mong libro? Meron ako nung, hindi ko alam, last year eh, yung Marka Demonyo ba yun? Yung... Tula naman yun, tula. Binabasa ko pag nag-disconnect ako online. Kasi kailangan mong, pinag-uusapan namin ni Dara, minsan kailangan mong hindi magbasa ng mga balita or ano eh, diba? Nung nangyayari sa paligid. So binabasa ko siya, maliit na libro. Kaya bumili ako ng kailangan ko ng magsalamin pag ano pag binabasa kasi maliit yung libro. Sorry. Hindi anong bago mong pinagkakaabalahan sa yan sa mga libro? Meron akong ilalabas din this year. Collection din siya ng tula. Actually last year may ilalabas ako dapat na libro. Hindi naman tula, ano siya, para siyang ang title niya, Rayms, ay Only Rice. Actually, essay siya tungkol sa pagkain dapat. Inabot ng pandemya, so kailangan ko siyang i-retool para isama yung pandemic experience. So, ano siya? Anthropological musings lang siya on yan, topsilog, mga ganyan. Yung chipipay na burger, pulang hotdog. So, bakit pula yung hotdog ng Pilipinas? Mga ganyan. May ni-release ka bang ano set ng works na mga drawing? Parang nakita ko may... Wala. Pero later this year, next month, part ako ng group exhibit. Maraming mga nag-imbita. Oh. Mm-hmm. Wow. Saan? Saan? Yeah, saan? Sa Blank Gallery next... late August pala, hindi pa. This month pala yun. Kasama sila Louis Cordero. Tapos November may iba pa. Anong ipapakita mo as in malalaking works? O bino-blow up mo into mas malaki yung depende sa curator siguro. May yung ibang drawings malalaki. Mo sa notebook ba 'yon o sa malaking drawing pad? Yung mga nasa Instagram sa Lourd Doodlings? Oo. May ibang malalaki, may ibang maliliit lang. Umabot ka na ng 48 by 48 size, may mga ganun. Umabot ako sa 4 feet by 5 feet. Ooh. Ayun, ganun. 4860. Wow. Ganun. Ano lang. Parang poster na, no?
ilusyon lang na kunyari, ano, magsasawa ka rin. No? Actually, nakaka-addict mag-drawing ng malaki. Kasi parang, ah, kaya pala nahihirapan kasi ganun tong ano, kasi mas gusto mo na malaki. Yun. Okay. So, Rayms, ito ha, sabi mo gusto mo mag-disconnect, hindi hindi lagi online. Men, makakalimutan mo sa ng ilang oras pag nag-ano ka, drawing ka ng malaki. Promise. Sige. Okay, sinabi mo yung zen mo sa drawing. Ano naman ang tumatawag sa'yo pag nagsulat? Ay, iba yun. Yun nga, ginagawa mo ba araw-araw? Merong pa bang lugar? May oras? May mga kailangan ka bang seremonyas? Ano, paano mo ginagawa yan? Dahil 6 na taon ako sa dyaryo, yun ay disiplina na de-develop mo na kahit hindi mo gusto yung ginagawa mo, kahit sobrang basura pa yan, pagdating ng ganitong oras, obligado akong i-submit. Medyo trained na ako dyan. At iyan yung ina-apply ko disiplina ngayon, no, para sa television. Ako rin nagsusulat ng script ko eh. So, madali na lang siya. In fact, mas madali sa script sa TV kasi hindi gaya sa dyaryo. Mas mahaba ang sinusulat mo. Ito, weird nga noong una eh. Una akong nasa TV. Iniisip ko pa rin na nasa dyaryo ako. So, may tendency ka na ipaliwanag. Ito, okay, huwag mo kakalimutan na may video ka para i-support ito. So, mas umiigsi yung trabaho mo. Yung pagsulat naman para sa sarili, kunyari mga tula, mga ganyan, mga personal, yun yung kabaligtaran naman ng drawing. Kung yung drawing kasi ay wala kang quality control, kapala lang ng mukha, pagdating sa, kunyari sa tula, baligtad. Masyadong, ito kasi right brain, ano? Pag mga drawing, right brain, ibig sabihin yung very liberated, very unconscious. Ito, ang right brain ang drawing. Ang tula naman ay kombinasyon sa ng right at left. Hindi, kasi may standards of logic and grammar ka pa rin na kailangan i-apply. Pero at the same time, dahil tula yan, meron kang ilang mga levels of metaphor, creativity, symbolism na kailangan i-apply. So mas mahirap siya in a sense. May oras at lugar ba yan sa'yo? May ginagawa? Kailangan pag alas 7 ng umaga sa ganitong lugar, kailangan ko magsulat for work and for me? Merong ganun. Tapos, kunyari, stuck ka in between 2 scripts, doon ako nag-drawing. Oo. So habang naiisip ko kung ano sasabihin mo, naka-open yung Word file mo. Tapos para lokohin mo lang sarili mo ng konti, maglalagay ka lang ng first 2 lines. By Lourd De Veyra. By next line Lourd De Veyra. So hindi ka kailangan tactile na ball pen, notebook. Sanay ka na computer na, nakabukas several word files kumbaga. Medyo ganon. Pero pag feeling ko importante, nilalagay ko sa notes. Sa cellphone, Diyos ko. Oh. Ito ang lifesaver talaga, Rayms. Ang you know, yung mga notes na ganyan. Laking ano yan. Tapos pati drawing, kunyari may naisip ka, pwede mo rin gawin sa notes. Oh, parang dapat hindi ko ito makalimutan. Oh, drawing ka ng daliri mo, tapos babalikan mo na lang siya. Nung pin-remiere namin yung huling episode, ano kami ni Daren ng questions eh. Nagtanong sa mga viewers. Kasi maraming ang nagre-request na i-guest ka. Daren, anong mga nandyan? Yeah, meron tayong mga konting quick fire questions para kay Lord from the listeners. I'll babanggitin ko lang kung sino nagtanong and then yung question and then Lord pa kung okay lang and pakisagot na lang. Thank you. So, from Psycho, ito talaga tanong ko. Atheist ba si Sir Lord? Mas agnostic siguro kasi imposibleng walang gumawa ng lahat ng to. Pero to presume na alam mo yung iniisip o yung agenda
nang gumawa ng lahat na to ay kabaliwan. Wow. Pero merong isang nagpapagalaw. May isang gumawa. O, mas kine-question ko lang siguro yung having the temerity to presume to know what God is thinking. Yun. Okay. So, next, from Babalueng. May balak ba na mga new release ang Radioactive Sago Project ngayon? Wala. Pero Kapitan Kulang meron. Stig. Wait. Follow-up question. Paano nabuo ang Kapitan Kulam? Alam mo, kachipan na ito. nasa Crescendo ko yung guitar store, no? Magnolia. Okay, unang-una. Nakakita ako kasi Black Sabbath fan ako eh. Nakakita ako ng Tony Iommi signature Epiphone. SG. SG. Oo, tas itim pa. Tapos, may mga Krusa frets. Ganyan. Tapos, ganda nito. Tapos mura lang, what? 21, mga ganyan, 22. Nakasale pa yan, sir. May bawas pa yan. Okay, pabayaran ko na. Eh, nung a few steps further, nakakita ako ng totoong SG na Gibson. Sir, ito baka gusto niyo, sir. Tarantado rin itong mga salesmen ng ano eh. Kasi ano mga demonito. Guilty of the same SG. Demonito. Mga demonyo yung mga yan eh. Sir, ito sir, baka gusto niyo. Gibson talaga na studio. Tapos, baka gusto niyo, sir, laki ng discount. Pucha, 50%. Tapos kinalculate ko. Sir, mas maganda yan kaysa sa Epiphone. Ang tado to ah. So, ang laki nga ng discount. Binili ko yung SG na ano. Anong kulay? Siyempre itim, di ba? Wow. Nabudol tayo. So, kasi binili ko yung dilaw, yung TV yellow. Oh. Same spiel. Ang type ko yung Epiphone lang. Tapos ito na. Half price. Diba? Oo. Oh. Tapos after 5 minutes, matagal na pag-iisip, 5 minutes, syempre inuwi mo na. Okay, go. SG. Oh. Diba? Tapos inuwi ko, ano gagawin ko dito? Parang ganun. Tapos naligaw ako sa Alimol, bumili ang mumuring Vox amp, mga ganyan. Tapos, okay, balik-balik sa riff, ano gagawin ko dito? Tapos bumili kang effects o meron ka na? Lumang effects. Kasi puro fuzz yung gamit nyo eh. Bumili ng effects. Pero later na lang yun. Hindi pa nga fuzz yung meron ako noong una eh. Yung ano, Diyos ko, full bore metal ng electroharmonics. Naputakin ng tinis ng tunog. Parang yung mga mixong ano, mga anthrax, mga metallic. Ano? Yung puro treble halo. Scoop mid. Scoop talaga, Diyos ko. Yun, nabudol ako. Tapos, sayang naman yung gitara. Tayo tayo ng banda. Yun. Na yung bandang bubuhan lang na puro riff lang. Yung halos walang nangyayari. Paano mo pinili yung members? Kasi malapit lang sa akin at since paboritong drummer ni JC Matt Cameron, yung parang ginawa mo rin sa pedicab, di ba? Bakit ka palalayo sa drummer? O, di yung drummer mo sa sandwich ang gamitin mo sa pedicab. So, ako baliktad, sila nag-recruit sa akin eh. Nag-recruit lang ako ng pedicab. Si Jason at si Mike ang bumuo ng pedicab. Eh. Paano naman nabuo yung music ng Kulam? Gusto ko talaga ng ano, ng time na yun, nakikinig talaga ako ng sludge. Na para at sa bakit akin, sa instrumental lang? Nagtuturoan kami nung isang membro na si Kaloy na, Kaloy, kanyang kumanta, hindi ikaw na. Busa, kaya nga ako nagtayo ng bagong banda, yung ako maging vocalista eh. Pero hindi siya, ngayon may mga tracks kami na may ano, may sigawan. Sino kumakanta? Siyempre, ako, di ba? Okay. Okay, Daren, sorry. Okay, ang habang ano nun, detour.
From Iggy Pop Bowie. Si Lourd De Veyra ba ang nasa album cover ng Dead Ends na namatay sa ingay? Hindi. How did he, I think nasagot mo na to konti, is how did he cross paths with the Dimalanta brothers and eventually become a member? Yun, naging estudyante ako. Pero kailangan ko lang sabihin to, no? Natuto ako sa disiplina ng band rehearsal sa Dead Ends kay Al Dimalan. Kala mo hardcore punk, mga ano lang, yeah, inom tayo, ganun. Sobrang absolute opposite. Kailangan mas huma-hardcore habang tumatras yung tugtugan ninyo, mas nagiging disiplinado ka sa tugtugan. Yun yung ultimo pagtasang ending, pagbagsak na ending, wala dapat excessive note, walang mga pautot, mga ganyan. Pag may hindi ka makuhang part, kailangan yung ulit-ulitin. Nagre-record kami ng album noon. Bago pa kami pumasok ng studio, dapat buo na yung album. Tapos matutugtog doon namin from start to finish. Tapos from back, pabalik. Sabi ko, ina, mas grabe pa to sa ano ah. Yun. So doon ako natuto. Kaya kawawa yung mga naging kabayanda ako pagkatapos. Ito naman, si Jay, rest in peace. Anong kwento mo sa kay Jay? Very mahiwaga din siya, tahimik kasi siya eh. Nung 90s nung nakilala ko, tahimik lang pero super cool na mama. The super bass cool player. No, super cool lang. Sobrang gaan ang personalidad. Tapos yung bass playing style niya ay ganun din, ibang-iba. Nagkakaroon ng complexity yung simpleng tugtak, tugtak, tugtak. Yung iba gagawin, dire-diretso nota lang. Siya may gagawin siya na parang wow. Oh. Tapos by doing so, nagkakaroon din sila ng ibang dynamic ng drummer kasi napipilitan yung drummer na may gawin ng ibang part. So mas nagkakaroon ng ibang mga layers of complication and complexity yung pyesa. Ganun. Kasama rin ba si J. Dimalanta sa throw? O hindi niya na inaabot? Hindi niya na inaabot. Okay. Go, Daren. So, may itong question, parang yung name niya is dot lang. Wala siyang name. Dash, dash. Advice for, Sir Lord, advice for the youth aspiring to be writers and filmmakers. Tapos, if okay lang, pakishare daw yung 5 favorite films and konting musical influences. Okay, doon sa unang tanong, advice. Una, tanongin yung sarili nyo kung gusto nyo ba talaga to. Parang sa pagsusulat yan, kasi ilang taon ako nagtuturo sa mga writing workshops na dumating yung point na nakakainis kasi alam mo na uupo ka, ang galing-galing ng bata magsulat, pero pagkatapos, pagka-graduate ng kolehiyo, nawala na, hindi mo na narinig. Sabi ng isang national artist, if our writers do not grow old, our literature will always be juvenile. Ganda ng pagkasabi niya. No, kasi nagsusulat lang sila ng early 20s. Ayan, pag nagkakapamilya, nakakalimutan na yung pagsusulat. No, may ibang concerns sa buhay. Ganun din siguro sa lahat. Ano? Ang sipag magbanda, tapos after a few years, nakakalimutan na. Ibang motivation siguro yung pagtuloy nitong ginagawa mo kahit may iba ka ng pinagkakaabalahan sa buhay. Parang ganun kasi parang pag puro ang dami-daming student filmmakers, galing-galing sa competition. Tapos after that, hindi nagagawa ng iba. Yun. 5 favorite films. Iba-iba yan. Pero nasa number one ko lagi, for some strange reason, is The Big Lebowski. Mm. No, ng Coen Brothers. In the Mood for Love. Wong Kar-wai. Raise the Red Lantern ni Zhang Zimou. The Battle of Algiers. Isang black and white movie na ang setting niya ay sa Algeria under French occupation. Pangalan director ay si Hilde Pontecorvo.
ano pa ba? Lima na ata yun eh. Apat. Apat. Kisap mata. Kahit, nga, kahit naman na ano, okay lang naman na apat. Di naman yata kailangan na lima. Well, yan, kisap mata. Kisap mata kisap ni Mike Dillon. Mm-hmm. Tapos konting musical influences. Oh, anim na, Super Mouse and the Robo Rhyme siguro. Musical influences? Talagang nabaliw ako sa jazz dahil sa isang album. Yung live album ni Miles Davis at ni John Coltrane na nalaman-laman ko ay tinutugtog pala nila sa isang bar na parang ilan lang na tao na nanonood. No? Si Miles Davis noon, noong late 70s hanggang 80s, nag-fusion na siya. Tapos, tinanong siya ng isang interviewer, "Hey Miles, why aren't you doing jazz anymore?" Tapos, sininghala ni Miles yung nag-i-interview. Sabi niya, "Where the fuck were you when we were doing jazz?" Yun. So, nung ginagawa ba ni Miles yung fusion, tinatawag na nilang fusion o may... Hindi kasi ako masyado aware sa jazz world. Oh, parang later na lang. Like, baka kasi alam natin fusion, jazz fusion. Baka yun yung parang pogi jazz na alam natin. Hindi, hindi. Yung, syempre, yung simula, sina, yung, nung sina Tony Williams pa. Sila ba, mga, yung mga artist ba yung tumawag sa kanyang fusion o yung mga writer? Yung baka mga journalistic term na lang. So sila parang nag-evolve lang yung tugtugan into more yung ganung klaseng sound. With naging mas rock lang without actually calling it fusion. Oo, kasi tandaan mo, yung si Miles na walang ka-background sa rock, isipin mo, 40 anos, tandaan na siya na ito eh, ay kumuha ng mga mas batang mga players na ang pinanggalingan ay mga bebop, mga ganyan. At itong mga to ay nilagay mo sa konteksto ng rock, no, mga John McLaughlin ng ganyan. So, interesting 'yun yung mangyayari, no? Parang experiment yung ginawa niya na 'yun at gusto niya yung naging resulta. May napanood ba siya? Napanood ba nila si kunwari epekto ba 'yan ng British invasion or ni Hendrix? Aware ba sila noon? Feeling ko ang laking bagay nung 68, 69 Summer of Love. Oh, yung mga hippie movement na ganyan. Tapos si Miles Davis nasa ano siya, transition period siya na si Miles kasi laging on the lookout for something new, no? Tapos nagkaroon siya ng chicks na mas bata na into fashion at always with it, no? Na so babae ang pinagsimula ng fusion. Yan. Wait, ito pa ito. Ano na unang era ni Miles? Yung Kind of Blue na very minimal o yung fusion? Yung Kind of Blue. So nauna yon. After nung mga parang bebop niya, sumunod yung parang, so parang reaction niya din sa sarili niya yung Kind correct. Of Blue. Correct, oo. Tapos parang bigla namang mabigat. Biglang mabigat, oo. Okay, okay. Pero I think it comes from yung experimentation na stepping into, hindi mo alam yung ginagawa mo. Parang ganun. Kasi, kunyari, yung Bitches Brew, isang mahabang-mahabang mostly recording sessions lang yun. Magte-take siya, tapos lalabas sila ng studio. Tapos hindi niya alam yung nangyayari. No? May gagawin siya konting riff. Ito gagawin natin. Tapos bahala na kayo dyan. Kaya nga, nung 90s, nagkaroon ng debate. Sa ang greatness ba ng Bitches Brew ay kay Miles Davis o merong later na assessment kung si Teo Macero yung producer ba ang henyo. Kasi si Teo Macero, siya yung producer. Siya nag-edit. Siya yung nag-edit eh. Oo, kasi parang ano daw eh. And that was edited by Razorblade. Correct. Oo, Razorblade yun. Oh my God. Oo. Grabe. Oo. So, nagkaroon ng reassessment, ng re-evaluation. Baka ang henyo dito, yung the one who actually made sense of it. Sino sa'yo? Ako yata yung producer. Palagi ko pareho. Kasi pag pinapanood sa YouTube, yung mga gigs sila sa Europe, same spirit pa rin eh. Wow.
Tapos, sumisenyas lang si Mel, sitigil sila. Ganun. Tapos tuturo lang sa... May konting rules lang, may roadmap lang siyang ibibigay. Ito ang mangyayari. Tapos, sa bagay, hindi din mangyayari yan kung hindi genius yung players. At pag nakita mo si Teo Macero, Rayms, yung itsura niya talagang mas matanda pa siya sa kay, mukha pa siya mas matanda kay Miles. Yung white man talaga na hindi ko siya kilala, as in naririnig, nababasa ko yung name, pero ngayon ko lang nalaman na oo nga, inedit nga yung mga wild. Parang pag nakita mo si George Martin, ganun. Na talaga ito yung nag-ano Helter Skelter, mga ganyan din. Ganun yung itsura ni Teo Macero. Okay, white white man. Oo. Okay, so it's the Jazz, number one. Pangalawa naman, kabilang banda naman yon, meron akong isang nakuha na compilation cassette doon ng pangalan Punk and Disorderly. Na ang unang-unang track ay Kill the Poor ng The Dead Kennedys. Eh, yung mga panahon na yon, yung uso yung mga satanismo, Rayms, di ba? Oo, mga kulto ng satanas, ganyan. Tapos sumabay yun na narinig mo, yung Kill the Poor ng Dead Kennedys. Tapos yung cassette pa yon, yung mga galing sa mga recto na yung finotocopy lang. Tapos, grabe itong tugtog na to. Tapos kasabay nun yung Discharge na Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. Yun, parang ang delikado na to. So, galing ka sa The Cure, tapos tumalong ka sa ganun, na grabe ito. Yun. Okay. Dalawang bagay. Sige. Next, Pete from PJ Sinohin. Bakit lagi siya may saklob? I think saklob is a hat, tama ba? Oo. Okay. Sabihin natin na kailangan ko yan kasi I might dazzle you with my brilliance. Sige. Okay. Next, from Ralph T.A. Abuyo. Babalik pa po ba ang wasak? Baka lagay ko, hindi na muna. Baka yung mga ano, yung mga history programs, baka yun pa may pag-asang bumalik. And then follow-up question, favorite guest sa wasak? Si Nora Aunor. Ah. Ate Guy. Ikikwento ko kung bakit. Una kasi sa lahat, magnificently, Nora, alam natin si Nora Aunor ay notorious for being 5 hours late, 4 hours late. Ayan ay kung magpapakita pa siya. So nag-ready kami na, seryoso, naimbitahan yung si Nora Aunor. Tanong ko doon sa coordinator namin. Yes sir, nag-confirm po siya. Talaga? Okay. So naghanda na kami na, kunyari alas 2 yung schedule, naghanda na kami, magro-roll kami ng alas 6 ng gabi, yung ganyan. Okay. Or naghanda kami na makakancel. Putik dumating, isang oras lang late. Wow. Oh, so gulat kami kasi parang hindi ako handa para dito, Ate Guy. May entourage? Wala. Wala. Solo. Isa lang, may isang tao lang siguro. Tapos dumating siya. Tapos nagulat ako kasi sabi niya, puta, kinuya pa ako eh. Alam niyo po kuya, pinapanag ko po kayo lagi. Wow! Ang natural lang po ninyo. Parang, una, tangina, pagkasabi niya nun, mas nanginig ako eh. O, kasi, bagong talent pa lang siya nun, kasi sign up lang sa kanya sa TV5. Tapos, okay, bago mag-roll, teka lang muna, gumanon siya. Teka muna, kinakabahan ako. Sabi ko, Ate Guy, kung kinakabahan ka, mas kinakabahan kami. Tapos, nagbiro lang ako na, Ate Guy, sabi ko sa camera, teka lang muna, huwag mo nang mag-roll. Gusto niyo ba ng pamparelax? Anong klaseng pamparelax? Sinenyasan ko yung isang cameraman namin. Kasi isa sa cameraman ko sa wasak ay cameraman kami sa Word of the Lord. So nasa field kami lagi. Meron kaming gin na parang 7 buwan na nasa loob ng crew cab namin, sa news crew cab. Na yun, nasa ilalim ng mga tambak, yung mga wala lang kasi parang ba't mo iinumin yan na luma-luma na nun. Pero hindi namin tinatapon. Siguro mga 3 bote yun. So pinakuha ako. Walang choice eh. Lapit na mag-start, pinakuha namin. Pinashot ko, men.
by the first few minutes, putya, ang daldal na. Ano na, nagkikwento talaga siya. Parang, ah, okay, nag-open up siya bigla. Tapos miya-miya, sobrang wasak namin, kinurot niya yung ano, utong ni Jun sa bayton. Sabi ko, ayop to ah. Yung kinurot niya utong ni Jun, no? Tapos, sobrang siyang nag-i-enjoy sa conversation. Kasi pinaghandaan talaga namin, ano? Tapos, pinapanood kay ibang interviews, I made sure na yung mga itatanong namin sa kanya, yung mga hindi natatanong dati. sabi niya, Ate Gay, buti pala may inanom tayong masarap na inumin. Ah. Totoo yan. Alam mo ba yung mga award-winning ko ng mga ganyan? Minsan himala pala, nakasat siya lagi doon. Oo. Nakasat siya lagi. Tapos, nung, okay, sinesend niya sana ako ng producer na, okay na, we've had, okay na tayo. Ayaw niya tumigil. Tapos na tayo, una, pantuan pa tayo. Tumigil lang siya nung pangatlong beses bumaba yung sekretarya ng presidente ng TV5 para sabihin na may meeting na tayo. Makipag-meeting siya sa presidente. Doon lang siya tumigil. Pero otherwise... Best story ever. May scheduled meeting talaga siya. Kaya, may scheduled meeting. Kaya pala siya kaming. Kaya kailangan niya umalis. Oo. Kaya pala siya... Oo. Pero feeling ko kung walang meeting yun, putsang ano, buong araw kami mag-ano yan. So pag ganun, nag-roll lang, nag-record lang kayo, or do you stop? Roll lang kami. Roll lang. Naka-roll lang kasi minsan... So meron pa dyan director's cut nung wasak na episode na yun. May mga hindi pinasama kasi yari si Ate Gay. Sige, last question. Yun ang totoong superstar eh. The OG eh. OG, man. Ano, OG. Oo. Okay, sorry. last question tayo from the listeners. Yung nakakatawa, yung name niya is Lourd De Veyra rin. Malamang gumawa lang siya ng pseudonym. Pero maganda yung tanong niya. Sir Lourd, anong mas matimbang sa'yo? Alak, kape, sugal o babae? Dahil nasa bahay ako, sasabihin ko alak. Bago tayo mag last question, Lourd, ikwento mo yung ano, may office ka eh. Meron kang parang, it's not a man cave. Parang, lungga. Kamukha din yan eh. Lungga ba yung tao? Anong tawag mo? Lungga. Lungga eh, lungga. Natutuloy pa ba yung ginagawa nyo ni na Jay doon na podcast din? Ah, wala na. Actually, hindi okay. Podcast yun. Radio show talaga yun. Alam, radio alam show, diba? Sa radio station. O, wala na eh. Ang ginagawa lang namin doon, Rayms, nung lockdown last year, nagsimula kami ng isang project ni Jay. Ang pangalan ay Kalayaan Quarantine Orchestra. Yan. Sa Kalayaan kasi yan eh, di ba, sa may Kalayaan Road? Oo. Siguro mga nakaka-anim na tracks na kami. Mm-hmm. Gumagawa kayo music doon? Yes. Yes. Mm-hmm. Masaya. May drums na dinadala si Jay? Wala. Drum programming ni Jay. Okay, laptop o hardware? Pareho. Nice. Nandun lahat naman ng mga plaka mo eh, no? Mm-mm. So, yun. Nagigitara ako, may mga spoken parts, yan. Eto na, pag tinapos yung sunod nitong lockdown na to, kailangan natin tumambay, Daren, with Lourd. Dapat kasi, Lourd, pinaghahandaan ka namin ni Daren today. Kung hindi na tuloy yung lockdown, dapat live. Mas masaya yung live eh. Oo. Oh. Either dyan sa bahay mo, bahay ni Daren, or studio ko. Yung para Nora Aunor, may drinks, tsaka hindi umaga. Eh, nakita ko, Lourd, maganda yung whiskey na iniinom mo. Mahilig ka rin pala sa whiskey. Medyo. Buti na lang mahal. Di ba? Kung narin na buhay natin. Tama. Oo. May last questions ka pa ba, Daren? Yun na, from the listeners, that's it. And then from you. Sa akin lang, yung question ko is, pansin ko lahat ng works mo, Lourd, is very reflective. And or parang kumbaga, yun nga, reflective. Ano yung importance of social commentary in our world? And lalo na alam natin sa Pilipinas, hindi tayo masyadong mahilig na pinagtatawanan natin sarili natin.
Hmm. I think depende yan sa nagkikreate din. May mga nagkikreate na explicit ang social commentary nila. Meron din naman na, ito na lang Daren, minsan yung choice not to have any political commentary in any creative work is a political stance in itself. Minsan, kung gusto mo tumulatong ko sa balaklak, is in itself a political act. So, para sa akin, walang hindi political act sa lahat ng ginagawa natin. Yun. Ganda nun. Tapusin natin dun. Mind-blowing tong episode. Madami kang nabuksan sa amin ni Daren at malamang sa viewers. Maraming salamat sa oras mo, Lord. Salamat, Rayms. Kailangan pa salamat, natin Daren. Mabawi yung biking tsaka tambay. Correct. Siguro gagawin ko lang yung pinagawa ni Diego Castillo, yung ginawa ko kay Diego Castillo, Rayms, sa papasundo kita sa pamamahay mo. At hindi mo kailangan pasundo. Pupunta kami ni Daren. Okay, good. Oh, mas mahirap si Diego. Si Diego kasi kailangan ng visa kasi may bagong baby eh. Correct. So, pag sinundo, mas official business eh. Diba? Multiple entry kami ni Daren eh. Basta mabuksan lang yung mga borders ng barangay. Ano yan, multiple entry. Correct. So, tutuloy natin gawin yan. Gawin natin yan, Daren. Gawin natin yan. Si Daren ba ay kapitbahay mo lang o medyo malayo? Hindi. Malapit lang rin sa may... May Libis. Libis. Ah, okay. Gets. Marikina, Libis. Magkakalapit lang tayo. Ayun pa. 20 minutes apart. Paghahandaan ko ng whiskey si Daren. Yan. Magdadala rin ako. Magdadala. Yun, no? So, akin pagkain. Salamat, Lord. Salamat. Thank you so salamat. Much for the time. Hope to see you soon. Thank you. Bye.